Hi guys! My name is Marilyn and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video ay naisipan ko naman ipagkumpara or gawan ng tapatan tong dalawang product na meron ako. Ang sinasabi kong product guys na gagawa natin ng labanan ay itong BB cream ng Shawill Makeup at itong Real Powder Cushion ng Etude House. Titignan ko lang kung alin yung mas maganda sa mukha or kung parehas lang ba sila ng effect sa mukha ko. So, ito guys, 250 pesos nga lang and ito is 1,098 pesos. Sa price, mas angat tong si BB cream ng Shawill Makeup dahil napakamura lang niya. Then, marami na siya. Hindi kagaya dito sa Real Powder Cushion ng Etude House is, iyan lang yung ano niya, yung laman niya, ganyan. Pag pinares niyo siya, andyan lang yung laman niya, kaunti lang yung laman nito. So, kung sa price ang pagbabasihan natin guys is, angat na, naka 1 point na agad itong si BB cream ng Shawill Makeup. So guys, simulan na natin mag-apply. Sisimulan ko muna dito sa kabila, then dito sa kabila. Then guys, maglalagay lang ako ng konti dito sa kamay ko. Ang gagamitin ko na pang-apply guys is itong sponge na lang. So ayun guys, nakapag-apply na ako ng BB cream ng Shawill Makeup dito sa kabilang side ng mukha ko. Nakita niyo naman yung pinagkaiba dito sa walang cream and dito sa merong cream. So meron naman siyang kahit papanong coverage pero hindi nga lang siya ganun kabongga mag-cover ng mga pimple marks nga at saka dark spot. Ito yung BB cream ng Shawill Makeup yung nilagay ko sa kabilang side ng mukha ko. Then move on tayo sa susunod na product na ilalagay ko dito sa kabila. Ito ngang Real Powder Cushion ng Etude House. So guys, meron siyang kasariling sponge. Itsura niya sa loob is ganyan, di ba? Sarili ng salamin, then meron na siyang sariling sponge, pang-apply nga. Then yung itsura niya, medyo social kumpara dito sa my BB cream ng Shawill Makeup. Kung sa packaging niya guys, mas maganda yung Real Powder Cushion ng Etude House kumpara sa BB cream ng Shawill Makeup. So sa packaging niya, mas merong points yung Real Powder Cushion nga. So 1-1 na yung score natin guys, then move on na tayo, mag-apply na tayo. So ayun guys, nakapag-apply na rin ako sa kabilang side ng mukha ko na itong Real Powder Cushion nga. So ang masasabi ko dito sa cushion na to guys is, yung consistency niya guys, liquid cream nga siya. Pero once na na-apply mo siya sa mukha mo, nagiging powdery siya, powdery yung effect niya sa mukha. Walang lagkit factor na ganun. Hindi kagaya dito sa BB cream ng Shawill Makeup. Hindi naman siya ganun kalagkit, pero meron ka mararamdaman na lagkit factor nga. Pero hindi naman ganun kabongga. Hindi kagaya dito guys sa may kabila, dito sa Real Powder Cushion. Yung consistency niya nga guys is liquid. Then once na na-apply mo na siya sa mukha mo, is nagiging powder na siya. So, dito sa may cushion na to, kahit hindi mo na siya iset ng powder, kasi para ka na rin naka-powder, walang lagkit factor, hindi nga kagaya dito, na medyo meron, pero hindi naman ganun kabongga. Gagawin ko na yung ibang makeup ko, then babalikan ko kayo para makita nyo yung itsura niya or yung effect niya pag as in nag-set na yung mga product sa mukha ko. So yun guys, balik ako ulit. So yun guys, kung makikita nyo as in nag-set na yung dalawang product na nilagay ko sa mukha ko, dito nga sa kabilang side, ito yung ginamit ko, yung BB cream ng Shawill Makeup na nagkakahalagang 250 pesos. Then dito sa kabila, yung ginamit ko is yung Real Powder Cushion ng Etude House na nagkakahalagang 1,098 pesos. Makikita nyo, yan, lalapit ako sa inyo. Yan. Siya nga pala guys, ito, parehas sila, sinet ko sila ng powder kasi yung dito nga medyo may mukha siyang malagkit. Then dito sa kabila, matte na matte yung itsura niya, para ka nang naka-powder pero sinet ko pa rin siya ng powder. So, both sides ko silang nilagyan ng powder. Kaya na yung humusga, alin ba yung mas magandang effect. Pero kung ako yung tatanungin nyo guys, dito sa kabilang side ng BB cream Shawill Makeup, expected ko na siya na hindi ganun kaganda yung coverage niya or hindi siya ganun kaganda mag-cover ng mga dark spot or pimple marks dahil nga BB cream lang to, hindi naman to full coverage foundation. So expected ko na talaga yun. Pero yan, makikita nyo naman kumbaga sa ano, is pwede na siya or lumalaban din siya kahit papano. And dito nga sa kabilang side guys, dito ako nag-expect ng bongga dahil nga yung presyo niya is 1,098 pesos nga, diba?
then cushion siya. Kasi ang expected ko pag cushion is talaga as in bongga mag-cover ng mga dark spot or mga pimple marks. Kaya nag-expect ako ng bongga dito sa my real powder cushion ng Etude House. Pero yan, kung makikita nyo yung parang mga pekas-pekas ko na yan, yun yung mga dating pinagtigyawatan ko na hindi na siya naaalis, nako-cover naman pag naglalagay ako ng concealer. Yan. Ayun yung mga pinaka-problem ko sa mukha. So, yan din sa kabila kung makikita nyo. Hindi rin siya ganun na-cover ng BB cream. Hindi rin ganun nakapag-cover ng bongga itong cushion. So, yun guys, napakita ko na sa inyo both side. Sasabi ko sa product na to, kung ako yung tatanungin nyo, is wala silang pinagkaiba dahil hindi naman ganun kabongga yung coverage na naibibigay niya. Nag-expect ako ng sobra dito sa real powder cushion dahil nga yung presyo niya is masyadong malayong-malayo dito nga sa BB cream. Dito sa BB cream, hindi talaga ako nag-expect na makakapag-cover to ng bongga dahil nga BB cream lang to. Kung sa presyo yung pagbabasehan guys, dito ako sa BB cream ng Shawill Makeup dahil hindi naman sila nagkakalayo. Kumbaga, yung halos na pares lang yung coverage nila. Sa packaging naman guys, mas maganda to syempre dahil may sariling na siyang salamin. And meron na rin siyang sariling sponge pang apply. Mas bongga yung packaging nitong Etude House kumpara dito sa Shawill Makeup. So dito ako sa packaging. Pero kung sa performance naman niya guys, mas dito na lang ako sa BB cream dahil hindi naman sila nagkakalayo. Although meron siyang lagkit effect, kung titignan mo siya, para siya malagkit, pero hindi naman. Pero once na na-finish mo na siya, yung powder, yan, makikita nyo, di ba? Wala naman pinagkaiba silang dalawa. So, kung sa performance, guys, dito na lang ako sa Shawill Makeup. So, yun, guys, dito sa my real powder cushion ng Etude House, ang binabayaran nyo lang siguro natin, or binabayaran lang natin dito, guys, is yung packaging niya. Dahil nga, cute siya. Then, pwede mo pa siya kasing ulit-ulitin yung paggamit dahil meron kang mabibili na refill ng mga gantong cushion. Hindi kagaya nito, guys, pag naubos, itatapon mo na dahil hindi mo naman siya pwedeng lagyan ng refill. And sa palagay ko, wala naman nabibili na refill ng mga gantong BB cream. So, kailangan mo na siyang itapon once na naubos. Hindi nga kagaya nito na pwede mo siyang bilhin ng refill at pwede mo siya ulit magamit. So, yun guys, kung ako yung tatanungin nyo, dito na lang kayo. Mura pero lumalaban. Mura lang, nasa 250 pesos lang siya. Then, marami na yung daman niya kumpara sa laman nitong real powder cushion. Pero guys, hindi ko sinabi na ito yung bilihin nyo. Kung may budget naman kayo, or afford nyo, yung mga gantong cushion, why not, diba? Yung akin lang is, opinion ko lang, na kung sa pagtitipid is dito na lang kayo. Dahil mas angat yung performance nito, mas mura kumpara dito sa real powder cushion ng Etude House. So, yun lang guys. Dito nagtatapos ang ating video. Maraming maraming salamat sa panonood nyo and sa mga bago sa channel ko. Please don't forget to subscribe and click the bell button para nanonotified ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Yun lang guys. Maraming maraming salamat. Bye!